Doon una natatakot ako eh. Baka ako masayang lang yung ipapasok ko na pera. Tapos inisip ko, gasasin ko na lang. Eh, naisip ko rin, pag nag-click naman ka ako, magiging kabuhayan ko naman ako ito. Habang buhay. Yun. Ayan, mga boss, kaya dito tayo ngayon sa EMC Racing Pipe. Kasama natin si Bosky Michael De La Cruz. Tsaka siyempre yung mga tropa natin dito. Ayan. Si Idol, isang taon na kami na ito nagkakasama. Tsaka yan, yung mga tropa natin. Nagsidating sila dito. Tapos may konti kaming ano mamaya. Ayan, Boss Michael, ano talaga yung pinaka-start mo sa pagmumotor? Anong taon yan? 2012 siguro. Ah, 2012? Oo, oh, nagsimula ako ano. Anong panahon na yun, Boss? High school, college? High school. High school ka? Okay. Graduate na. Ano to, Boss? Magulang mo gumagawa na o may impluwensya na nagturo sa'yo ng paggawa? Nung pagka-graduate ko ng 4th year, kinuha ako ng tito ko. Okay. Sa ano, ang pangalan ng shop niya eh, RGDD. RGDD, okay. Si Boss RGDD, okay. Yun. Helper, tapos tinuruan ako, then yun, tinuruan niya na rin ako maghinang, mag-assemble, ganun. Tapos nalipat ako sa father niya. Okay. Tapos yun, ako na sa father niya, ako na yung bumubuo. Okay. 2012 to, Boss, o 15? Mga 15 na siguro. 2015. Ako matagal din kasi akong ano, matuto. Pero at least nung nakuha mo naman, iba-iba lang naman yung parang tagal nung learning process, pero nakuha mo naman yung pinaka full potential. Opo. Kumbaga, Boss, ilang taong kang gumagawa doon? 8? 9. 2012 ka nag-start, tama ba? Oo. Okay. So mga year 2020, umalis ka na? Nagpaalam na ako. Ah, siyempre. Para, kumbaga, understood naman yan eh. Parang kailangan mo nang bumukod. Kasi may pamilya na ako nun. Ah, okay. Ngayon, Boss, ito, nag-start ka dito sa EMC. Medyo mahirap nung umalis ka. Solo ka eh. Opo, mahirap. Nagsimula lang yung pera ko nun. 10K. Pagka gastos ko nung 10K, wala na. Hinihintay ko na lang matapos yung order para umikot ko yung pera. Ah, okay. So, yung 10K na yon nung umalis ka, Boss, yun na yung pinambili mo ng materyales? Hindi. Yun lang po yung natira sa ano, sa pinambili ko ng materyales. 10K na lang. Bali, at 10K na lang. Okay. Pero sa materyales, Boss, kapag magsisimula ka ng ganitong pipe industry, sa 4-stroke naman, Boss, gumagawa rin kayo, di ba? Usually, nasa magkano yung pinaka-starting neto? Sa 2-stroke, mga 150K. Oo. Ang laki rin pala, no? Kasi maraming pyesa ka na gagalawin. Bas, anong pinakaunang pipe na nagawa mo talaga? Sa mga Arix T, ganon. Puro straight pipe. Ay, straight pipe? Okay. Ano yung, Boss? Naghihinang ka o ikaw yung nagka-cut? Di ba parang maraming parte yan? Ano ba yung mga parte dyan sa paggawa ng pipe? Oo. May pag ano, ako yung taga-cut, taga-bilog, tapos taga-assemble, gano'n. Ah, okay. Pero yung bayad dun, Boss, iba-iba ba yun? Kung ikaw yung taga-cut, iba yung bayad. Ikaw yung taga-bilog, iba yung bayad. O iisa lang yun? Halos iisa lang kasi pag wala ka nang gagawin, malilipat ka rin dun eh. Ah, okay. Yan, pakita ko sa inyo mga boss, kaya yan yan. Yan yung mga finished product nila dito. Itong kabilang side niya kay Boss MB Racing Pipe, sa kapatid naman niya ni Boss Michael. Nagagawa na rin niya yan. Boss, ang layo na nung narating ng EMC Racing Pipe. No? Anong sekreto ba? Anong sekreto ng EMC? Natural naman yung sa negosyo yung, kanyari napadala namin sa kanila, tapos may, pag pinulid mo kasi depende gagalaw eh. Ano na lang, tawag dito, sagutin mo na lang yung, kanyari babalik sa'yo, re-referin mo, ayusin mo ulit.
para iwas issue. Oh, okay. So, kumbaga, nag-accept ka ng background. Walang problema dyan. Okay. Mapunta naman tayo dito sa unang two-stroke mo na motor. Kasi ang nakilala na sa'yo na motor is yung AR80. Bago ka nag-AR80, ano pa yung ginagamit mong motor dati? RXT. RXT. Hmm. Okay. Nag-scoot ka rin ba? Nag-scooter ka rin? May bago ko magka-RXT, nagka-Jag 90 muna ako. Jag 90. Ayan, mga gawang pipe mo na yan. Hmm. Ah, kamusta naman bigayan ng, ano, ng takbo? Kaso yung jag ko nun, hindi ko naman dinagamit eh. Ay, hindi na? Oo. Baka naman sukatan lang din. ano lang. Kasi mababa eh. Ah, stance yung forma. Oo. Okay. Tapos itong RXT, ito na yung ginawan mo ng pipe. Straight pipe. Hindi ka na naingganyo na magtrabaho. Talagang negosyo ka agad yung focus mo. Oo. Oh, pagka-graduate ko talaga nung 4th year, naganap ng trabaho. Yun, hanggang ngayon. Trabaho hanggang sa magkaroon na ako ng sariling shop. Ah, so nagtrabaho ka rin pala? Oo, nagtrabaho ako. Saan ka nagtrabaho dati, boss? Doon, sa RGDD. Ah, sa pipe din? Oo, sa pipe din. Kumbaga trabaho mo, talagang lahat oo, nakapokus tungkol talaga. Oo, tungkol sa gambucho. Okay. Sa mga dating gawa mo pipe, boss, ano yung parang napansin mo na kaibahan na kumpara sa mga gawa mo ngayon? Yung dati, wala masyadong ano, yung po halos puro plain lang, ganun. Tapos, maliliit yung elbow. Eh ngayon, mga marami na rin nagre-request na nagpapasadya sila ng sariling elbow nila, yung malaki, oh, mataba. Ayun, magaganda lang yung feedback nun. So, pwede rin pala, boss, yung meron silang pipe, pwedeng pagawa sa'yo. Nang kopya. Parang ika-copy. Pero hindi natin bibiyakin yung kambucho nila. Ah, okay. Walang biyak na magaganap pero makukuha yung sukat nun. Yun. Ganong kalupit si Boss Michael. Tag dito, usually boss, sa mga pipe, hindi naman kasi lahat bumibili niyan na talagang marami eh, di ba? Okay. Paano yung nagiging kalakaran na ito? Meron ba kayong mga reseller, ganyan? Meron naman po. Ah, meron kayong reseller. Hmm. Paano yung boss, ilan yung mga kuha na ng ganyan? Ang minimum namin, 100 pieces. Ah, 100 pieces. Paano yung boss, matagal na ulit sila mag-order nun, siguro? Wala, mga 2 weeks. Naubos sila. Na-out na lahat yun. Ganong kalakas si MC. Pero sa online, malakas naman din tayo sa online. Tapos makagawa lang kami ng 20 pieces, 15. Bawi na, may pampasahod piyesa na rin. Okay. Kasi kumbaga hindi lang pala ikaw yung gumagawa, may katulong ka rin talaga dito. Mm-hmm. So may empleyado ka na pinapasahod. Ayan boss, libo tayo boss ng konti dito sa shop mo, no? Ito boss, napansin ko dito sa likod. Ito boss, ano yung para saan to? Itong mga tanke na to? Yung pahina. Okay. Usually nasa magka... Ano to boss? Tatlo lagi sila? Dalawa lang. Extra lang isa. Ah, extra yung isa. Okay. Bali, ano yung dalawa na yun? Pares lang din ang laman yun. Oxygen saka ano? Gas. Okay. So alin dito boss yung oxygen? Ah, ito. Oxygen to. Tapos ito yung gas. Okay. Tapos ito boss, gas din to. Gas din. Yan. Tapos ito boss, anong part ito? Anong papel na ito dito? Diyan ako ano, may part siya ng motor. Kunyari ito, TS125 o TSR. Yung sukat na yan. Tapos sa kabila, DT125 naman. Ah, DT125. Mm-hmm. Ad, na molde. Adyan mo ipapatong. Para yung sukat niya, iisa lang. Okay. Parang ang purpose nito, parang motor din na ano? Parang motor din. Kasi yung size niya, hindi ka mukha dun sa mag-assemble ka sa motor na liliko na konti yung elbow. Ito, pag ganun yung tayo niya, yun na yung kakalabasan kahit parang assemble mo. Basta ipapatong mo lang sa kanya. Kailangan nakapatong dito. Okay. Tapos, ayan, ito yung ibang mga finished product, no? Dami. Usually, boss,
Yan sa RXT, nasa magkano pricing niya? 2K? 2,000 yan. Pre-shipping na yan. Mm-hmm. Oh, pre-shipping na, no? Tapos ito yung mga ibang mga Yero boss, no? Padron. Padron. So, ano ibig sabihin ng boss? Padron. Yan na yung sukat ng mga pipe na ginagawa namin. Ah, oh, okay. Bali babakat na lang namin yan para ano. Tapos yupe, okay, yan pala yon. Okay. Tapos ito boss yung para sa mga TIG weld gano'n. TIG weld. Okay. Parang pala sa yan. Tapos ito yung mga tropa natin. Big shoutout. Idol, shoutout mo na. Isang bagsak mo na dyan. Pang. Paring Miguel. Tapos ito, yan. Feeling ko parang pang familiar sa akin to. Yung mga ganyan pipe. Alright. Tapos yan. Ano pa ba yung mga ano natin? Ito, ito yung mga sinasabi ni Boss Michael na sukatan. No? Yung ganito daw sukatan, may papel din to kasi nagkakaroon din ng inspection dito sa Bulacan. Boss, pag nagkaroon ng inspection, ano to? Magbabayad pa kayo nun? O wala lang? Parang dadaan lang sila dito para pirmahan yung... Hindi, ano lang yun, pag kung sakali lang, syempre, uso yung nakawan eh. Ah, okay. Hindi kung tatanungin nila kung may papel to, at least may papakita kami. Yun. Maligal, legal na proseso talaga to sa no? Boss Michael. Tapos ito, itong part na to sa MB Racing Pipe to, sa kapatid ni Boss Michael. Usually boss, nabanggit sa akin ni Boss MB, yung kapal daw ng ginagamit niyang materials is 0.7. 0.7. Mm-hmm. Yung sa boss, ganun din, o mas manipis o mas makapal? Hindi, sa akin po 0.7. Sa kanya, 0.9. Ah, 0.9, mas makapal. Mas gusto mo mas manipis para mas sa... Mas mataginting yung ano, 0.7. Ah, mas mataginting siya. So, mas maganda yun? Depende rin eh. Depende sa pagkakabitan talaga ng motor. Sa pagkakatono rin. Hmm. Right. Tapos yan, puntahan natin tong iba. Dito kasi sa part na to, nilinis na ni Boss Michael eh. Gusto ko yung marumi. So, pupunta tayo dito. Boss, ito, para saan to? Yung mga ganito. Yan yung paluan ng elbow. Ah, dito papaluin yung elbow. Oo, yung mga ganito. Yan, pakita natin. Yan. Dito. Yan may para mahalagan yung ganyan. Tapos ito sa ilalim, dito. Okay. Sa gilid. Ah, parang iikot-ikot na lang yan. Para hindi siya nakayupi talaga. Hanggat maaari, bilog na bilog, no? Oo, magigilip. Alright, yan. Tapos ito yung mga ibang part nila. Na para saan to? Sa mga pagbutas naman to, boss, ng ano, mga rivets, no? Sa canister nila. Yun. Boss, yung nabibili sa'yo kasama na canister, di ba? Sa 2,000. Yun. Ito boss, gawa nyo itong isang to. Mm-hmm. Maganda yung pagkakagawa nito. Ito. Okay, Daniel yan eh. Sa Pampanga. Ah, sa Pampanga. Oh. Paggawa niya yan boss? O nabili niya, tapos pinapakopy? Hindi, gawa ko to, tapos nagbalik si stock siya. Ah, okay. Bali, dapat lilinisin namin eh. Kaya niligaw ko muna ng langis para hindi masyado maano. Hindi masyadong mapabayaan. Kalawangan, ganun. Boss, ang kalaban lang talaga sa ganito, yung kalawang, no? Hmm. Hindi pa kayo, papunta na ba kayo sa stainless na part? O medyo matagal pa? Hindi ko siguro kayo mag-i-stainless. Hindi pa. Oh. Pero may plano naman. Sa power stroke lang siguro. Sa power stroke. Hmm. Bakit ganun, boss? Bakit hindi pa stainless sa 2-stroke? Ano mas maraming ano eh. Mas maraming naghahanap nung black iron lang yung gamit kaysa sa stainless eh. Kasi mas yung mas budget mill din talaga. Oo, saka yung saka performance. Niya, iba yung tunog. Yung stainless kasi mga boss, ma-share ko lang sa inyo. Yung stainless nandiyan na yung forma niyan eh. Pero yung performance usually nasa mga black iron na materials. Okay? May explanation to mga boss kay pagdating sa materials sa pipe. Alright. So yun mga boss kay, napakita ko naman na siguro lahat. Boss Michael, ano yung mga
mga word of wisdom mo dyan para sa mga kagaya mo. Siyempre, ilan taon ka na, boss? 26. Oh, siyempre, yung sipag talaga eh, di ba? Oh, napakala solid ng kitaan na ito. Pero 26 years old pa lang. Sipag lang. Tapos, yung... Doon una, natatakot ako eh. Baka ako masayang lang yung ipapasok ko na pera. Tapos inisip ko, gasasin ko na lang. Eh, naisip ko rin, pag nag-click naman ka ako, magiging kabuhayan ko naman ako ito, habang buhay. Hindi naman nagsisi, boss. Hindi naman. Alright, solid na solid. Ito yung ARAT ni Boss Michael. Feeling ko maalala niyo naman yan. Napakarami na sinalihan niya na show. Boss, nahilig ka na rin sa show, ah. Oo. Hindi pa nahilig sa drag racing. Hindi pa. Hinihintay pa. Ayan. Malapit na. Malapit na daw, sabi ng kapatid. Boss Michael, thank you na marami sa pag-share ng kwento mo. Napaka-solid mo. Mga boss, share ko rin sa inyo yung ginamit natin na pipe ng digmaan, gawain ni Boss Michael. Pam! Yung tinagustagos tayo ng Ares, panoorin nyo na lang.